Hello guys. Anyway, for today's video, gagawa po tayo ng cassava cake. Yan guys. So ang ginagamit ko po yung pong cassava na nabibili ko sa Chinese store dito. And bale dalawang ganyan po yung ginagamit ko. So yan, kasi hindi po kasi ako marunong gumamit ng totoong cassava, kaya yan po yung ginagamit ko, guys. And nagiging okay naman yung resulta kasi gustong-gusto po ni tatay at yung mga kaibigan ko po. Yan. So, syempre, kailangan simutin natin yung bag kasi medyo pricey yung price po talaga niyan dito. So, then next, yan, bali, nilagyan ko siya ng condense at saka ng yan, ng gata. So, yan, bubuksan ko muna yung mga lata. Yan, and actually optional lang naman yung ano, yung isang ilalagay ko na ingredients dyan. So, yan, nilalagay ko na yung gata. Ibuhos ko lahat. Actually, you know what? Nagkamali na ako dyan eh. Naibuhos ko lahat. Pero mabuti may isa pa akong, ano, may isa pa akong gata na natitira. And, yan. So, yan. May condensed din ako. Ginagamit ko isang condensed lang. Hindi, para hindi ganun katamis. Kasi nga si tatay hindi niya gusto na masyado. Yan guys, so anyway, pasensya na kayo. So, yan na nga. So, kailangan nating ihalo yung condense at saka yung gata together. At pagkatapos yan is kailangan natin siyang i-mix ng properly para at least maihalo ng mabuti yung lahat ng ingredients dun sa cassava natin. Yan guys, so kaya nga. Halo-halo lang tayo dyan. Yan, sana kahit papano is meron kayong matutunan dito sa aking video na to. Actually, may kanya-kanya naman po tayo ng style ng pagluluto. Especially sa mga ganyang mga kakanin. Ako, to be honest, hindi ako talaga marunong gumawa ng mga ganyan. Natututo lang din ako sa pa-search-search ganyan. So, yan yung isang sinasabi ko na isang ingredients na optional. Pwede rin tayong gumamit dyan ng, ano, ng buko. Yan, yung makapuno pala, yung makapuno. Yan, ako nilalagyan ko siya ng cheese. Tapos sinahalo ko din siya para at least, mahalo siya dun sa pinakaloob ng cassava. Yan. So, gustong-gusto po ito ni tatay at yung mga kaibigan ko. Hindi po masyadong matamis, pero yung texture niya is soft. Yan, so binubudburan ko pa kasi meron pang mga natirang cheese dun sa aking lalagyan. So yan, tinaktak ko na lahat. Yan, so sabi ko nga kanina, may kanya-kanya po tayong style. So yan po ang style ng ni Mommy Grace's nyo sa paggawa po ng cassava. Kasi at unang-una kasi si tatay po, mahilig po talaga siya sa mga kakanin. Ang unang-una sa mga favorite niya is yung ube halaya. And kaya kahit hindi ako marunong, I'll try my best na makagawa ko ng ganun. So yan guys, so naka-heat up na rin yung aking oven yan. So 350. Niluluto ko siya ng 45 to 1 hour. Depende po. Yan, so nasa oven na siya ngayon. Yan. Actually, tinanggal ko na yung foil niyan kasi luto na siya guys. Yan, if you can see, oh, luto na yung gilid. So yun, sabi ko nga sana may natutunan kayo sa aking video ngayon. And thank you so much for all your support. And always take care. Okay, thank you guys. Bye!